Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang kayarian ng pangalan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. F3WGISC2. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang apat na uri ng kayarian ng pangalan. Nakakagawa ng pangungusap gamit ang iba't ibang pangalan. 1. Pangalan. 2. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Kayarian. Mula sa anggat na yari na tumutukoy sa kung paano nabuo ang isang salita. Mayroon tayong apat na uri ng pangalan. 1. Payak. 2. Maylapi. 3. Inuulit. 4. Tambalan. 1. Payak. Binubuo lamang ng salitang ugat na siyang pinagmumulan ng iba pang salita. Halimbawa, bahay, aklat, aral, sukat, kahoy. 2. Maylapi. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Ang panlapi ay maaring nasa unahan, anlapi, gitna, gitlapi, hulihan, hanlapi, o magkabila, kabilaan. Mga halimbawa, panulat, anlapi, pangdagdag sulat. Sinaing, gitlapi, es dagdag in dagdag ang. Aklatan, hulapi, aklat dagdag an. Kabahayan, kabilaan, kadagdag bahay dagdagan. 3. Inuulit. Pag-uulit ng payak na salita o may panlapi. Mga halimbawa, bahay-bahayan, kuro-kuro, bali-balita. 4. Tambalan. 2 magkaibang salita na pinagsama. Nakalilikha ito ng bagong salitang may ibang kahulugan. Mga halimbawa, bahay kubo, bahay dagdag kubo. Punong kahoy, puno ng dagdag kahoy. Tubig alat, tubig dagdag alat. Dalan tao, dala ng dagdag tao. Para sa ating gawain, panuto, isulat sa patlang ang titik P kung ang kayarian ng pangalan ay payak, M kung ito ay may lapi, I kung ito ay inuulit, o T kung ito ay tambalan. 1. Bungang kahoy. 2. Paaralan. 3. Buntong hininga. 4. Bagay-bagay. 5. Panahon. 6. Sabi-sabi. 7. Balikbayan. 8. Bahay kubo. 9. Bituin. 10. Tabing dagat. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.